Guys, this is again Aris Manalag from Aristocrata Studio. And welcome again sa another cycling vlog kung saan tinuturuan ko kayo kung paano kayong lalakas, okay? Kung paano kayong lumakas gumastos. So, may mga upcoming kasi tayo na ano, na mga long rides in the coming weeks or months. Ang lagi kong nagiging problema actually sa mga long rides namin, laging nalolobat yung ano, yung ilaw ko sa bike, okay? Specifically yung ano, yung front light, yung madalas na ni nalolobat lagi kasi napansin niyo kung nanonood kayo dun sa mga long rides na videos namin, inaabot kami ng ano ng gabi, especially kapag mga more than 250 kilometers na or more than 200 kilometers na yung ride. So kaya medyo naghanap-hanap ako ng bike light na medyo matagal yung battery life. And syempre, kapag naghanap ka ng mga ganong klase ng ilaw na may magagandang feature, expect mo medyo mahal siya, di ba? So, yun yung ano nun, yun yung drawback nun. Pero yun niya, since madalas ko naman siyang gagamitin and sa pagbabike, importante yung bike light is. So, may nakita tayo, may na-discover tayo and nagbasa-basa tayo ng mga reviews. Maganda yung feedback sa kanya, okay? So, eto na, huwag na natin patagalin. Yan. So, Nog Blinder. Noong una kasi ang plano ko, bilhin ko yung harp lang kasi yun lang importante sa akin sa ngayon. Kasi, meron naman akong ano, mga rear light na medyo magandang klase. Yan. Okay. Yan natin dyan, naka-on siya. So, yung Rock Bros or Rock Brothers, hindi ko alam kung paano basa dyan. Okay naman siya. Magandang i-mount sa bike kasi nakatago siya sa ilalim ng saddle. So, tapos meron siyang, I think, apat na blinking conditions. Tingin ko okay yung battery life niya. So, tumatagal naman. Ang problema ko lang dyan, actually, pangatlo ko na yata ito. So, madaling masira. So, pag nalulubak ka, yung mount niya, madaling makalas. So, yun yung number one na problema ko dyan. Ito namang Meylan, ayun, marami ding modes. Ang problema ko lang dito, hindi ko in-expect na ang laki pala niya. So, mabigat siya talaga. So, yung Nog, binili ko ay dalawa na. So, isang front and isang rear na Nog Blinder. So, meron siyang grid pattern design. So, itong Nog Blinder na front light, skull yung design niya. Yung rear light naman is ano, Blinder X, okay? X yung design kasi niya. Hindi ako masyadong na-impress sa packaging, to be honest. Kasi masyadong exposed yung ilaw. Pag sinilip mo siya, actually, puro alikabok. Kasi nga, open yung ano, open yung box. Diba? So, naka-ano lang siya, naka-seal, may plastic sa loob. So, yung isa, itong Skull X, ganun din. So, kung makikita nyo, hopefully kita nyo. O, diba? May alikabok din siya. Okay, kasi nga, open yung, ano, yung packaging. Pero, naka-seal naman siya dito sa plastic casing na to sa loob. Pag tinignan mo yung likod, nakasulat ay waterproof. 100% waterproof siya. Then, USB recharge. No cable required. Okay. Runtime, max 55 hours. Grabe ang tagal, dalawang araw. Magpifit siya dun sa standard na bar or handlebar or seat post. And sa aero, okay? So, importante sa akin yun kasi yung seat post natin, aero yun. And yung sa isang bike natin, yung handlebar niya, aero din yung profile niya, yung design niya. 100 lumens yung peak na ano niya, yung liwanag niya, okay? Then yung battery niya ay LiPo technology. Yung LiPo is ano, lithium polymer, okay? Yung mga application ng battery na lithium polymer, usually ginagamit 'yan sa ano, kapag ang application mo importante yung weight, okay? So kung lightweight yung product mo, like kunwari dapat sa cellphone, di ba, yung mga ganyan. And ito nga, yung mga gamit sa bike dapat magagaan. So lithium polymer yung ginagamit. And speaking of weight, ang timbang nito ay 34 grams. Ang gaan. Then, yung modes niya, 8 modes. Okay, 8. Then, itong mga nasa baba, ito yung mga pattern eh. So, ito nga yung sa atin is Blinder X. Then, yung Skull, yung ating front. Sa front light, ang nakikita ko lang na difference ay yung runtime niya, 60 hours. Okay?
Then, yung peak lumens, 200. 200 yung peak lumens. Importante yan kapag, of course, front light, kailangan mas maliwanag para kita mo yung dinadaanan mo. And kita ka rin yung kasalubong. Yung sa likod, okay lang naman na 100 lumens siya or below. Kasi importante lang talaga is, huwag kang mabangga. Importante lang kita ka ng mga nasa likod mo. Compared dun sa harap, dapat kita mo yung dinadaanan mo, di ba? Kung may lubak or may sira yung kalsada or may mababangga ka or may masasagasaan kang aso, ganyan. So pinakita ko to dun sa ano, sa ibang tropa, nagulat sila, medyo mahal. Medyo mahal daw yung price. Nagulat din ako, ibat ang mahal nito. Actually. Pero actually, kaya ako nainganyo din na bilhin. So may nakita na akong ganito sa bike shop before. So kaya alam ko yung price niya sa bike shop. And then nakita ko online, naka-sale siya. Okay? So kaya binili ko na. Okay? Nakita ko naman naka-sale. Importante yun, pag naka-sale, huwag yun ang palalampasin. I-unbox na natin. Teka, paano ba tanggalin to? So puro alikabok siya, di ba? Ito yung sinasabi ko eh. Puro alikabok siya eh. Kaya parang hindi ako masyado nagandahan sa packaging. And then may kasama siyang ganito, yung ano, yung kanyang pinaka-mount. Ito yung ano, ito yung binabanggit nila na hindi mo na kailangan ng cable para i-charge to. Kasi integrated yung ano niya, yung USB. Ito nyo ba? So directly, isasaksak mo na to sa ano, sa charger or sa laptop. Okay. Yun. So nakadiretso na siya dito. Tapos ang isang key feature nito ay hindi mo na kailangan ng tools para i-mount sa bike. Kasi nga kailangan mo lang dito. Okay, ng rubber. Ito kasi, itong Rock Bros, so meron ka pang kailangan na Allen key. Siguro buksan na natin 'yung isa para makita natin. Dapat pala hindi ko na sinira. Dapat pala hindi na sinira kasi pwede mo pala siya tanggalin, no, kahit hindi mo sinisira 'to. So ngangat ko naman. Yung Blinder X, then meron siyang extra na dalawa. Ito para sa mas malaking handlebar. Parang small, medium, large yung ano yung kasama. Okay? So, ganun din. So, ganun din. May alikabok din siya. Pambira. Ba't puro alikabok to? Yan. So yan na yung ano, yung dalawa nating ilaw, yung front and rear light, yung Blinder Skull tsaka Blinder X. Ngayon, so gawin na natin yung sniff test. Hindi siya amoy bago. Hindi. Medyo amoy chocolate siya. So ito na ngayon yung ano, ilaw, tingnan natin. 31, kasama natin yung ano, yung rubber and yung lock. 33.8. So ito yung isa, yung front na skull, Blinder Skull. 33 34. Pwede nyo i-skip yung part na to, yung pag-on ko ng ilaw. Okay, may part kasi ito na magbi-blink, so baka sumakit yung mata nyo or may matrigger sa inyo. So second mode, third mode, fourth mode, fifth, okay, sixth, actually di ko alam kung kailan, seven, yun, ito yung dulo, naka-fix siya. Yan, so ito yung one, first mode, second, so parang medyo ano lang siya, nabawasan yung brightness. Third, fourth, fifth, sixth, seven, eight. Then, balik na siya sa awal. Okay, patayin na natin. Baka sumakit pa mata niya. Tingin ko, kahit ito lang ang gamit mo, since naiilawan niya yung side, so kita ka nung nasa likod. So, tingin ko, yun yung isang advantage niya. Ang feeling ko dito, masisilaw yung nasa likod ko. malakas yung ano, yung sa likod, considering na 100 lumen siya. So yung ilaw na ginagamit nito actually ano, cove light yung technology, kaya ganun ka bright to.
and mas ano, mas efficient siya. Kasi yung Cove Light, by the way, yung Cove means cheap on board, okay? Yung ilaw na ginagamit. So, yung LED niya, nakamount siya sa isang surface na super reflective na surface. Okay, kaya pag flash ng ilaw, aside dun sa brightness ng ilaw, may reflection pa na siyang ipinupukol. Kaya, mas bright siya. So, parang kumbaga, yung 100 lumen sa LED, pag kinumpare mo sa 100 lumen ito, mas bright to. Pero, syempre, considering same amount of power yung nagagamit nila. Same energy. Okay? Oh, pwede ko palang pang-vlog to. Oh, pwede pang-vlog. Oh, diba? Mas maganda yung lighting kapag ano. Ito pala, kapag naka-fix yung ilaw, yung kumbaga naka-flood lang yung ilaw na ganyan, syempre, mas shorter yung battery life nito. I think ano lang tayo, mga baka 2.5 hours lang tatagal. Pero kapag blinking yung setting ng ilaw, yun nga, nasa 55 to 60 hours yung max na kaya nitong itagal. So eto, tinry na natin i-mount yung knob na blinder dito sa bike. O diba, ang liit lang niya. So yun nga, kung gusto mo medyo minimalist, ito yung isang ilaw natin eh, nakamount sa bar flight. Binrakey natin today itong ano, yung bagong bike light natin, yung knob blinder. Ingal tao. Katatapos ko lang kasi mag 40k na ride. Ang na-observe ko, maliwanag talaga yung ano, yung sa rear light. As in talagang ano, feeling ko, mabubulag talaga yung susunod sa akin. Medyo na underestimate yung harap eh. Akala ko hindi siya ganun kaliwanag, pero maliwanag pala siya. So, pansinin nyo ngayon, medyo maaraw pa, di ba? I mean, may liliwanag pa. So, kita na rin yung, ano, yung effect ng ilaw sa harap. Mas lalo yung sa likod. Sobrang liwanag talaga nung sa likod. So, siguro maglulog pa ako ng mga dalawa para mas matest ko pa kung gaano siya ganda sa dilim later. Okay? Pansin nyo, maliwanag pa yung, ano, yung araw. Pero ang ganda ng ilaw, ang lakas oh. Very visible. Ganun din dito sa harap oh. Sobrang liwanag. Okay, so madilim na. And mas kita na yung liwanag niya. Okay? Ano? Lalo yung sa likod, talagang maliwanag yung sa likod. Compare dito sa harap. Yep. So, napansin ko malaki yung coverage ng ilaw niya. So, buong harap ay ilawan niya. Unlike yung mga parang unidirection lang yung ano, yung ilaw. Ito, sabog sa harap. Alright. So, kayo na humusga kung nagustuhan niyo tong ilaw na to. Okay? Comment down below kung meron kayong question. And meron kayong comments, okay? Hopefully, may napulot na naman kayong bagong kaalaman dito sa channel na to. Again, kung may question kayo, don't hesitate to comment, okay? And mag-subscribe na rin kayo kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng content. And stay tuned sa mga i-upload pa natin ng mga cycling-related na reviews gaya nito. And yung mga long rides natin, of course, dinadocument natin lagi yan para magbigay ng entertainment, kasiyahan, and magbigay ng mga ideas sa mga ruta na pwede natin puntahan using bikes, okay?
Again, this has been Aris Manalad from Aristocrata Studio. Okay? See you again next week. Okay? Puro ako, okay? See you again next week. Bye-bye.